kita about sa target. So i-update na ito. Isa ma rin natin ang update sa tanang part sa dalagit or sa mga parts sa dalagit na nakuhaan na ito ang information. Natay update sa Sulungon to Tapon Dalagit. So, pakita ito ang picture sa Sulungon o sa Tapon Dalagit na update. And yeah, I hope maoras yun yung mga picture na akong maipakita gikan sa mga source report ni niya naa sa tay update sa Barangay Kaliungan Dalagit. And sa Barangay Kaliungan is ang comment na ko diri is dili siya grabe kay nagbarog pa ang ubang mga kahoy o mga balay, so wala kay damage sa Kaliungan. So ayaw na mong kabalaka sa Kaliungan nga naay mga pamilya dito kay dili ra kaayo sila grabe ito. Niya na kasi tayo update sa Saksak Tuubo Dalagit. And ipakita na ko ang mga picture dira sa screen. Ang update sa Saksak Hangtod sa Ubo Dalagit. Ang nagpicture ani kay si Cebu Travel Vlog. So dahan kay mga damage na ay mga landslide. Niya ang mga kalsada is nag napuno og mga atong mga kahoy. Niya natapunan ang kalsada og mga piso kay naglandslide og piso sa tapit sa kalsada. Sumuod na ang update sa Saksak to Ubo Dalagit. Niya nasa tay update sa Manlapay. So sa Manlapay ang nakita natin sa Manlapay Dalagit diri nakita is ang pagkabuak sa mga kalsada. Niya nagka landslide. So lisod siya agian. Dili siguro siya magyan og motor. Wala sa tibay ba o asa ni Dapita sa Manlapay, pero yung ganda na ang picture para makabalo mo. Kaya nakalimutan ko sa Manlapay kaya tuwin na ko ang ato, mga 5 years na. Unya, nasa ti update sa Bulak Dalagit. Ayan, mo ni update sa Bulak Dalagit. Nang lupa dyan ang mga dagko nga mga atop sa gymnasium siguro ni or sa mga balay ba niya. Mo ni ang mga picture niya. So nakapunta tayo update sa Hulumaynon. So wala ko kahibaw asa ni David ang Hulumaynon Dalagit. Pero makita jud na ko nga naa siya damage pero dili siya kay dako, pero ang damage niya is mga kahoy ra, ang mga balay dili ra kayo damage. So ayan, okay ra kayo sa nito. Dili sila mas dako ang damage. Nasa tayo update sa Upper Banhigan Dalagit. Sa Upper Banhigan Dalagit, natangtang na gihapon ang mga ato, nangabungkag ang mga balay, ang mga bungkong silang balay, mga ato. So, okay rin magbuba ng mga balay, basta safety lang ang ato mga pamilya o mga kaisuhunan. Nga nasa tayo update sa Poblasyon Dalagit, only ang mga picture. Grabe ang damage sa Poblasyon Dalagit. So, grabe na nga tangtang dyan ang mga atok, bisag mga siminto parang balay nila. Niya ang nagunit sa atok is mga puthaw. Naglupad gihapon ang ilahang mga atok. So grabe ka dako og damage ang dito sa Poblasyon Dalagit. Naasa tayo update sa Ablayan. So naa daw na matay sa Ablayan bata o buwang. So RIP sa Ablayan. Kung tinuod ba ni siya, pero sa source daw tinuod ni siya bata o tinguwag. So ang advice na po sa mga busang buhol sa Dalagit, pagdala mo og tubig o pagkaon para sa inyong mga pamilya. Ako sa mga buhol ako na sa inyo na advice na kung muli sila dapat magmotor sila. Kaya wala takibal o manakay sila bus niya, guba pa ang krasada na kayo nag-landslide, hindi makaagi, so mas stranded pa sila. So dako na sad kayo ng problema. So kailangan magmotor lang niya, bahalag magdala lang ang tubig o pagkaon dyan ang importante. O niya, naaigi post about signal ba ito? Kung kinsa man to ang magpa-signal, ato lang daw sa ibabaw sa lapit sa bunker, kay naa daw signal ito. So, or na mga ka-explore na itong update. So I hope ang akong pamilya sa Mantalungon Dalagit o sa Tapon Dalagit o sa Manlapay o sa Badyan Cebu. Ako nga magpapanan sa Badyan. I hope okay na sila di hapon.
okay lang mag-uba ng mga balay, basta safety lang tayo, di ba? So yun lang mga ka-explore, huwag kalimutan mag-subscribe para makakita pa mo ang mga bagong update sa mga sumusunod na araw kay Dugay para mamabalik ko na ang kuryente dito sa Dalaget. Mga 1 month pa bago mabalik ang kuryente. Pero may untag mapadali unta siya, mga 1 week lang makabalik na para before Pasko na ang kuryente. O punta na ng Sintay.